Mga master, panibagong araw na naman. So, panibagong service call din ang ating matatanggap. So, meron pong service call, walk-in freezer, high temperature. So, atin po itong servisan, respondihan, alamin natin kung ano ang problema, at iyan po ang ating gagawin ngayong araw na ito. Okay? Shout out nga pala kay Natnat ng Dasmariñas, Cavite. Isa siya sa magigiting kong kasama nung panahon ng installation ng mga walk-in freezer. Kumusta po kayo? So, ating tingnan yung loob kung anong makikita natin. Ayan po ang kanyang evaporator. Tingnan muna natin ang kanyang compressor. Double check natin compressor kung ano ang problema sa compressor. Baka nag-high pressure lang. Okay. Puntahan po natin ang compressor. Ang compressor niya ay nasa pinaka-workshop namin, doon pa yung compressor. So, ating titingnan kung anong problema. Gumagana naman ang noron, compressor sign at fan motor sign. So, gumagana parehas. Bakit hindi gumana yung compressor dito? Okay. Tapos siya. Yung freezer. Compressor. Ngayon, titingnan po natin sa mabilisang check up. Baka nag-high pressure dito. So, reset natin to. Walang nangyari. So, tingnan natin ang gauge. Nasa 11.2 bar yung high side. Yung low side nasa 0.6 bar. So, ibig sabihin, nag-pump down siya. Kapag nag-pump down, ang ganitong sitwasyon, naka-off yung solenoid. So, maaaring hindi gumana ang solenoid. Doon nagkuklos kaya nagpa-pump down itong ganitong sitwasyon. Ayan, kung totoosin ay pump down na po ito. Yung refrigerant is nagpa-pump down. Okay, pero yung sign ng ano doon sa control, compressor is gumagana. So meaning, maaaring gumagana ang compressor sign doon pero walang supply para doon sa solenoid valve. Walang supply ang solenoid valve, maaari. O di kaya may naglulos doon sa wire papuntang solenoid valve. Kaya nagpa-pump down yung unit. Okay. So, titingnan natin doon yung solenoid valve kung ano ang nangyari. Nandoon sa evaporator malamang ang ganitong problema. Masikip po kasi. Pero hindi naman to kagaya ng hindi naman to kagaya ng air cooled condenser na pag masikip dito ay problemado kasi yung circulation ng hangin hindi makahinga yung compressor. So sa ganitong sitwasyon, naka chilled water supply tayo, walang problema kahit masikip dito. Hindi naman masyadong mainit yung area. Okay, so proceed na tayo doon sa evaporator. Okay, balik pa tayo sa evaporator.
ito, man. Ito. Makabangan na itong puto, man. Ito po yung ganyang solenoid. Ating double check po ito. Mainit naman siya, mainit. Sobrang init. Ibig sabihin may supply ito. May supply yan. Mainit. So hindi nagbubukas. So dito sa sitwasyong ito, magagamitin mo na naman ang six senses of human being. Okay? Yan ang technique sa check up mo. Kailangan tingnan mo kung anong nangyari doon sa gauges, sa pressure switch. Nakikita mo naman doon, pinindot-pindot natin, tapos yung blower sa control, nakita natin gumagana yung fan, gumagana yung compressor, pero yung compressor doon sa control ay hindi gumana. So nakita natin na may sense of sight tayo. Okay, so ngayon sense of touch. Ngayon sense of touch is hipuin mo na naman to kung mayroon bang init dito sa liquid line. So walang init dito sa liquid line, wala ring lamig dito sa after expansion valve, dapat malamig to. Okay, yan. Tapos yung solenoid valve, yung solenoid coil niya is mainit. Hindi normal yung init, sobrang init. Okay, so nandito yung evaluation mo sa sense of touch. Ngayon sense of hair naman. So siyempre kung gumagana yung unit, gaya ng sinabi ko doon sa basic refrigeration cycle, kapag may naririnig kayong hazing sound, so doon nyo malalaman na nagsa-cycle yung refrigeration. Okay, so pakinggan natin. Wala kayong maririnig na hissing sound. Okay, so ibig sabihin, walang dumadaloy na refrigerant. Meaning, nag-i-stop yung refrigerant dito banda sa may solenoid. So, mag-focus tayo sa pag-check-up dito sa solenoid at saka solenoid valve. It's either ito ang sira or ito yung sira. Check natin yung supply niya kung meron. Siyempre, umiinit ito, maaaring meron supply. Pero hindi natin alam kung 110 or 220. Okay, so double check. Okay, nandoon na yung sense of touch, sense of sight, sense of hear. Ano pa bang iba? Sense of humor, siyempre. Ang sense of humor ay yung paggawa mo rito, kailangan may tender, care, loving, like ganyan. Okay, kailangan ang pagdo-double check mo ay kailangan may tender, loving, and care. Yun yung sense of humor. So ang solenoid natin dito ay X10 is sensor yan. X9 ito yung solenoid, kung natatanda ko pa. X8 ito yung pressure switch. So dito tayo sa X9. Tirin natin yung X9. Supply? Supply. X9. 226. Ang voltahe siya. Sakto lang yung voltahe niya. Umiinit yung ating solenoid pero hindi dumadalo yung refrigerant natin.
So meaning ang solenoid coil natin ay sunog na, hindi na siya makapag-activate sa solenoid valve or solenoid valve, barado na. Ngayon po mga sir, mayroon po tayong kamalit solenoid coil na dan po. Okay. So 20 ito 14 watts ang original. So 20 volts 7 over 6 watts 50 7 watts sa 50 hertz 6 watts sa 60 hertz. Ito halos kalahati 14 watts o kalahati nga. Oh, kasha. Okay, radius 1/2. Pares lang ang kapal. Okay, yung original ito. May tornilyo dito. Pero yung papalit natin, di clip yon, clip type. Ito kasi yung brand. Sanhua, China. Ito yung brand. So, dahil yung ipapalit natin ay clip type. Well, hindi naman to clip type. Ang gagawin natin, tanggalin natin to. Ito ang ibabaw. Hatiin natin yan para may pasok natin ito. Kaya lang ganito. Okay. Makikita niyo yung clip niya andyan sa loob. Ayan. Ayan. May guhit sa gilid. Yan yung clip. So, pagka tinanggal natin yan, magiging ganito na lang yan. Pero, may isasalpak na natin ito. Ayan po. Nag-render na po niya. Yung ibabaw. Finish product. So, pag-salpak natin doon. Salpak na natin yung tornilyo dito. Yan ang tip-tip dito. Ganyan lang yan. Ito. Okay. So, kabit natin. So, yan na po mga master. Atin na pong naikabit. Yan. So try natin kung testing muna kung maglalagitik ba itong solenoid. Maglalagitik ito kapag doon maririnig mo ang lagitiksyon sa solenoid kapag okay yung solenoid. Okay, tapos maririnig mo yung hazing sound dito sa expansion valve. So dyan natin malalaman. Okay, hintayin natin. Sini switch pa doon.
So, tsaka natin i-final to. So, hintayin lang natin dahil ang control ay mayroong time delay, mga 3 minutes. So ayan yung number ng orifice natin, 04. Ayan, 04 yung number ng orifice. Nabahan mo lang ng konti niya. Mga 140 minutes. Ayan, naririnig nyo na, lumalagitik. So lumagitik na ito. Yung hissing sound na lang ang anoy natin. Ayan. Ayan na, lumalamig na siya. Dito, iinit ba kaya rito? Kailangan mainit ito. Tina, malamig na siya. Tingnan natin doon sa condenser kung ano ang status doon. Okay, balikan po natin ang condenser. So ayan po ang condenser natin. Tingnan natin yung gauge. Sa 14 bar at ang nasa 1.1 bar yung low side, yung oil level. Yan po yung kanyang oil level, nasa 3/4 pa. So okay na po yung condenser natin, gumagana na. Ang condenser po natin ay chilled water cold unit, chill in tube type yung kanyang condenser, ito po yun. Okay, so balikan natin sa evaporator kung magre-reach ba ng temperature sa negative 18. Negative 18 po yung setting natin. Proceed tayo sa control. Okay mga master, tingnan po ulit natin ang temperature kung reach temp na ba. So reach temp na po ang kaniyang temperature. So okay na po itong unit natin. Hanggang dito na lang po. Sa mga bagong nanonood, paki-subscribe na lang po sa YouTube channel na ito para updated kayo sa i-upload na mga bagong video at nang madagdagan ang ating kaalaman sa refrigeration and air conditioning. Paki-like and share po sa mga kakilala nyo. Okay, maraming salamat.